Maunlad na Pilipino sa 702 TCAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kuya B or si Bert de la Cuesta Hoson ng Hosonicos Mini Farm. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 TCAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sakin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang umaga po at isang munting panalangin po muna tayo bago tayo tuluyan mag-umpisa. Panginoon, sa pagkakataong ito, kami po ay nagdarasal para sa lahat ng nakararanas ng hirap, buhat sa karamdaman. Nawa ay maibsa ng iyong lakas ang aming napapagod at nanghihina mga katawan pabalik sa kalakasan. Tulungan mo pong makarating ang aming mga kaisipan sa kapanatagan na kalakip ng aming lubos na pagtitiwala sa kalakasang sa inyo lamang namin matatamo. Ngayon po ay araw ng Sabado at January 8 na po agad, 2022. Welcome po sa Season 4, Episode 2 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Okay, so yung count ko po niyan ay nagmula ng makasama niyo po ko sa programa. Pero sa matatagal na pong nakasubaybay sa time pa po before ni Kajon and of course po with Kajon Enriquez, ay batid po ninyong matagal na pong katuwang ang Maunlad na Pilipino ng DZAS na dati pong Maunlad na Magsasaka. Of course, for this morning, nasalita ng karunungan, may ilang pagkakataon na ang pamilya ay hindi na babatid sa dugo kung hindi sa kung paano ka makitungo sa isang tao. Ako po si LR Shaga, samahan niyo po kaming muli sa isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And of course po, no, konting recap. Last week po nakasama natin ang atin pong isa po sa mga kasamahan din po namin ni Kajon at saka ni Imari. Isa pa po namin, Christel, ng aming division para nga po sa ating usapin na umikot sa mga serbisyong hatid po ng ating mga tinatawag na FOI Receiving Officers. Yan nga po si Binibining Christel, Joyce Merle ng DAAFI, isa po nating Information Officer. And of course, yan nga po, award-winning natin, isa sa mga Receiving Officers for Freedom of Information. Ayan nga po, no? So, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph sa pamamagitan ng Facebook Live. Yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. At syempre po, sa mga nakikinig po sa kanilang mga transistor or yung mga radyo po natin, ano, sa talapihitang 702 sa AM band. Ayan po, so sa mga nakasasaga po nito, ang huling pag-uusap po namin ni na Kuya Kael ng DZAS, ang mention po natin ang ating mga reach ay karamihan po mula sa Central Zone, sa Calabar Zone at ilang bahagi ng Mimaropa and of course sa Metro Manila. And of course, for this morning, mga kasama pa rin po natin para sa Regions on the Go, ito na po si Kajon Enriquez. Kajon! Isang magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ikawalo o ikalawang Sabado ng buwan ng Enero taong 2022. At para po sa ating pagbibigay ng kaalaman at balita ngayon, ay bigyan natin ng daan. Ito pong mga bagay na dapat natin bigyan ng pansin. Ito pong modernisasyon ng agrikultura na kayang abutin po na ating bansa kung gagawin ng sama-sama. Upang bigyang katugunan ang pangangailangan sa pagkain at kalusugan ng sambayanan, ang ginagawa po ay sinusulong ng pamahalaan ang mga proyekto tungo sa mataas na ani ng at masustansya at higit sa pagkain para sa lahat.
Sa ilalim ng New Thinking in Agriculture approach na sinimula ni Secretary William Dar, dumaan sa malawakang pagbabago at transformasyon ang food production sector ng bansa. At ito ay di lamang po bilang tugon sa hamong tulad ng patuloy na hagupit ng coronavirus disease, kundi para na rin gawing mas kompetibo ang ating mga food heroes at makasabay sa mga pagbabagong kinakaharap ng buong mundo. Isa po sa mga binibigyang halaga ng kagawaran ng pagsasaka sa ngayon po ang modernisasyon ng Philippine agriculture. Layo nitong gawing mas epesyente at epektibo ang pagpapayabong ng pananim at iba pang mga pagkain sa tulong ng siyensya at iba pang inobasyon. Kaya naman na maituturing ang bioteknolohiya na first line of defense para labanan ang kagutuman at malnutrisyon. Sa idinaos pong pagpapasinaya ng Crop Biotechnology Center sa Lalawigan ng Nueva Ecija, binigyan din ni Secretary Dar ang mahalagang papel ng science at biotechnology upang wakasan ang kagutuman. Ayon po sa Kalihim, sa tulong ng biotechnology, makakapag-develop ng climate-smart crop varieties na matatag sa kahit na anong sakuna. At dahil nga sa mga hindi inaasahang pagbabisita ng bagyo o kaya pag nagkaroon ng tagsuyot at iba pang kalamidad, malaking tulong ito tungo sa sustainable production ng pagkain sa bansa. Malaki naman ang saya ng pamahalaan sa mga pagpapanibago at mukha ng agrikultura, positibo ang Kalihim na makabuluhang solusyon ito para masiguro na may pagkaing hinahain sa araw-araw. At bagamat patid natin na hindi ito agad tangkap na maraming sektor ng lipunan, umasa tayo na sa tulong ng malawakang kampanya at maayos sa pamamahala ng mga katuwang na institusyon, ay mababago ang pananaw sa biotechnology. Alam niyo po kasi ang biotechnology ay naging issue po yan. Meron pong pabor at meron hindi. Sa biotechnology, marami tayong mga uri ng tanim na maaring maparami. Madali pong tumubo. Ano po? Kaya sa tinatawag na yung lumang pamamaraan natin na hindi gumagamit ng biotechnology. May kabutihan po at may hindi. Subalit sa pangkalahatan, sa pangailangan na ating daigdig ngayon, malaking tulong po ito. O ngayon po, dumakon tayo sa ating regions on the go. Alam niyo po ano, ang isa sa mga magandang bagay po sa mga ngayon ay ang magkaroon ng pagkakakitaan. Kasi naman, kung magkaroon ng pagkakataon sa maliit na kapital lamang ay mabigyan ng pagkakataong kumita. At ang isa maganda pong natin binigay na halimbawa ay yung pong teknolohiya sa pagpaproseso ng mushroom crackers. Formal po ginawad sa mga kababaihan sa Karanglan. Ano po? Nung po ang isang technology transfer ceremony and product launching kung field day sa Sitio Binbin, Barangay General Luna, Karanglan, Nueva Ecija, sa pangungunan ni Dr. Irene Adjon, Research Division Chief ng Department of Agriculture, Central Luzon, ang nasimulan po yan noong nakaraang taon. Sa activity nito, formal na iginawad ng DA Central Luzon ang teknolohiya sa paggawa ng mushroom crackers sa mga miyembro ng Binbin Women's Gardeners Association o BWGA. Ang teknolohiyang ito ay isa sa mga produkto ng ilang taong pananaliksik sa iba't ibang value added o processing techniques upang mapababa ang shelf life o mapahaba ang shelf life ng sariwang kabuti at pansagdigan pa lalo ang halaga nito pagdating sa merkado. Alam niyo po, ang kabuti ay madaling itanim. In demand po ito sa market at marami pang variety na ating pwedeng subukan. Ano po, maliit na kapital lamang yan. So, bari, pagka marami tayong ginawa, ang isa sa teknik na dito ay yung value added. Ano ang pwedeng gawin dito kung hindi po ito naubos o maibenta? O kung magpuproduce na marami, ano ang magagawa natin ibang produkto pa? Ito po yung tinatawag natin yung mushroom crackers. Naging posible ang formal na paggawa sa nasabing teknolohiya sa mga napiling beneficiaryo sa pamamagitan ng proyektong upscaling of mushroom crackers as additional income source of indigenous people sa Karanglan, Nueva Ecija in support to ALPA's COVID-19. Ito ay pinondohan ng DA Bureau of Agricultural Research at isinasagawa ng DA Senator Luzon sa pangunan ni Dr. Emily Soriano, Agricultural Chief Center o Center Chief 3,
ng ROS Magarang Pambaga bilang isang project leader. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Karangalan Nueva Ecija sa pamamagitan ng kanilang Municipal Agriculture Office. Ang nasabing proyekto ay naglalayong ma-commercialize ang mushroom crackers sa pamamagitan ng paggawad ng teknolohiya sa isang grupo ng katutubo at pagkisiguro nito ay magiging dagdag na pagmumula ng kita para sa bawat miyembro, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ang BWGA ay hanapin yung beneficiaryo ng proyekto dahil sa kanilang pagpupursige na magpatubo ng kabuti mula sa mga naunang proyekto na inibinaba ng DA Central Luzon. Ginawaran ng BWGA ng mga initial na mga sangkap, pagkaing materials, mga kagamitan na kailangan para sa maramihang paggawa ng mushroom crackers. Ang direktor ng DA Bar na si Dr. Vivencio Mamaril, isa sa mga pangunahing bisita sa aktibidad, ay nagpahiwati ng kanyang pagpapahalaga na unti-unting pagpapahusay ng kalidad ng produkto at ito pong mushroom cracker na kanilang tinuro ay pinag-aralan pa lamang. Hanggang ngayon ay ito ay nasa commercialization stage na. Layunin din na ginanap na technology transfer ceremony and product launching kung field day na maipakilala ang produktong mushroom crackers sa mga posibleng institutional buyers at individual na mamimili ng produkto, hindi lamang sa Karangalan Nueva Ecija. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, nagkaroon na ng inisyal na pag-uusap sa pagitan ng isang malaking farm-to-table platform na nakabase sa Maynila at mga miyembro ng BWGA tungkol sa maramihang pagbili ng kanilang produkto. Ang teknolohiya ng pagpaproseso ng mushroom crackers ay ang una sa marami pang mga teknolohiya na produkto ng pananaliksik. Hindi lamang sa processing na ninanais na formal na maigawad ng Research Division ng DA Central Luzon sa mga benepisyaryong karapat-dapat tungo sa pagpapaunlad ng kanilang pamumuhay. O yan po, binigay ko sa inyo ay isang halimbawa kung saan isang simpleng teknolohiya ay maaaring ituro sa mga kababayan natin sa simpleng pamamaraan, simpleng mga tinatawag natin sangkap na maaaring pagkakitaan. At ang binigyan ng tuon dito, yung tinatawag natin indigenous people, mga kababayan natin, mga katutubo po yan. Ano po? Kaya isa po sa masasabi nating magiging headline dyan, yung tinatawag natin communication. Pero sa ginawang pamamaraang ito, ito'y teknolohiya na ginawa ng hakbang para madaling maituro at tinatawag yung pag-alalay sa kanila sa mga kababayan natin para magmula simula hanggang matapos ay alam nila ang kanilang gagawin. Kasama na dito ang marketing. Ano po? At alam niyo po, pagkatapos yan, hindi naman minomonitor din po yan. Halimbawa ay sila yung nakapag-isa na. Yung pong kanilang ginagawa po yan ay sinusubaybayan pa at kung sakaling may kamalian ay itinutuwid. O yun po, isang magandang masasabing tagumpay na kasaysayan na maaari pa rin maituloy sa mga susunod na panahon sa iba't ibang mga teknolohiya na pwedeng pagkakitaan. O yun po ating balitang Regions on the Go para sa araw na to. Maraming salamat po, Kajan. At teka lamang po ha, magbabalik po ang Maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa AgriHistory! Ang petsa ngayon, January 8, 2022. Nakikinig kayo sa Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS. Ako si Imari, ang inyong nakakasama dito sa ating segment na AgriHistory. Ngayong araw, pagtutuunan natin ng pansin ang isa sa mga task force dito sa Pilipinas na inaasahang tutugon sa kagutuman sa bansa. Kung ano ang task force na ito, aalamin natin yan. Mag-iisang taon na rin ng buuin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng Executive Order No. 101 noong January 10, 2020
ang Interagency Task Force on Zero Hunger. Ang pagtatatag sa nasabing task force ay alinsunod sa international agreements na pinasok ng Pilipinas. Kabilang narito ang United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, partikular na ang Sustainable Development Goal No. 2. Hangad nitong sugpuin ang world hunger, makamit ang food security at improved nutrition, at hikayatin ang pagsasagawa ng sustainableng agrikultura. Alinsunod din ang pagbubuo ng Philippine Interagency Task Force on Zero Hunger sa Paragraph 2, Article 11 ng International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Kinikilala ng dokumentong ito ang karapatan ng bawat individual na maging malaya mula sa kagutuman. Inatasan din ang state parties sa dokumentong ito na magsagawa ng mga hakbang upang mas mapaghusay pa ang food production, conservation at distribution. Tungkulin ng Interagency Task Force on Zero Hunger ang pagbubuo ng National Food Policy na naglalaman ng mga inisyatibang tutugon sa kagutuman sa bansa at maging sa pagkamit ng food security at agricultural sustainability. Tututukan at susuriin ng task force ang pagpapatupad ng mga hakbang na isinasagawa ng pamahalaan at mga ahensya nito tungo sa zero hunger. Gayon din, magsusumite ito ng mga rekomendasyon at taunang ulat sa Pangulo ng Pilipinas para sa pagpapahusay ng food at agricultural production sa bansa. Ang Philippine Interagency Task Force on Zero Hunger ay pinamumunuan ng Cabinet Secretary bilang chairperson. Vice chairpersons naman ang Secretary of Social Work and Development at Secretary of Agriculture. Miyembro rin ng task force ang mga sumusunod na opisyal ng gobyerno: Department of Agrarian Reform Secretary, Department of Budget and Management Secretary, Department of Education Secretary, Department of Environment and Natural Resources Secretary, Department of Health Secretary, Department of Labor and Employment Secretary, Department of the Interior and Local Government Secretary, Department of Trade and Industry Secretary, Department of Science and Technology Secretary, Presidential Communications Operations Office Secretary, National Economic and Development Authority Director General, at Commission on Higher Education Chairperson. At yan ang ating events in focus for this week. Sundan kami online sa facebook.com/maunladnapilipino. I-like at i-follow na rin ang Department of Agriculture sa Facebook para sa latest tungkol sa pambansang agrikultura. Mag-subscribe din sa Department of Agriculture Ani at Kita channel sa YouTube upang mapanood ang iba pang online releases. May sarili ring social media accounts ang ating servant leader, Secretary William Dar. Sundan si Secretary online at Secretary William Dar sa Facebook at Manong Willy naman sa Twitter. Magsama-sama tayong muli next Saturday. Ako si Imari para sa AgriHistory! Kayo po'y nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. At ngayong umaga nga po, makakasama po natin dito sa Maunlad na Pilipino, walang iba kundi si Bert Hosan ng Hosan Nico's Farm, para po sa ating usapin, kwentuhan natin, ano nga ba meron no, sa Loving Your Family Garden. So, Tatay Bert, welcome po sa Maunlad na Pilipino. Thank you po sa pagpapaunlak sa ating panayam ngayong umaga. Hello, salamat. Salamat din sa pag-imbita. Ayun. At masaya po kami makasama po kayo sa programa ngayong umaga. Umpisahan po natin, kailan po ba kayo nagsimula sa pagtatanim? At saka ito po ba yung parang pangunahing gawain ninyo even before nung pandemic? Kamusta po ba yung sitwasyon natin on that? Nag-umpisa kami magtanim ng December. Tuloy na, isipan lang namin magtanim gawa ng pandemic nga eh. Nag-work ako pero nag-stop kasi nga dahil sa pandemic na nangyari.
almost 7 months, walang work. So, maswerte pa rin naman kasi mabait yung company na pinapasukan ko. Kasi may benefits pa rin naman, tsaka may sweldo. Pero yung bang tipong maisip mo na 7 buwan, wala kang ginagawa? Although bawal lumabas, kasi may batas, tapos andito ka lang sa bahay, sobrang inip, tapos bibili ka sa mga groceries or dito sa mga talipapana, ang mamahal ng presyo ng bilihin. So sabi ko, bakit hindi ko kaya taniman yung lupa ng tatay ko na matagal lang nakatiwangwang or bakante? So kinausap ko si tatay, mga kapatid ko, pati yung kapatid ko na, yun nga, pasama ko sa YouTube channel ko na kung tawag ko si Utol, si Manny, lumatanda sa akin yung kuya ko. Sabi ko, subukan nating magtanim doon sa lupa ng tatay. Ayun, pero bago kami nagtanim, marami palang ano, struggle, ano ba yun? Maraming problema kasi nung binisita namin, sabi ng mga kapitbahay namin doon, marami raw ano, aming magnanakaw. Kasi may mga nawawala ng kambing. Ay, naku po. So, if ever since yung isa start nating mga pananim, may possibility at that time na mananakaw. So, kamusta yun po yung naging, ano niyan, naging pangyayari? So, nangyari, ano nangyari, nanghingi ako ngayon ng contribution sa mga kapatid ko na pera na pabakura namin yung lupa. So nagpabakod kami, umubos kami ng almost, sa bakod, almost 100K. Magka-share-share, marami kasi kami magkakapatid eh, 10 kami eh. Although siyam lang yung nag-share yun. Kasi nawala na yung isa. Yun, so nabakura naman. So na yun, natapos ng bakod siya ng November. So December kami nag-start talaga magtanim. Ayun. So, syempre, sinigurado muna yung security ng ating pataniman. So, buti po meron kayong available na lupa, Tate Bert, ano po. So, dito po sa ating naumpisahang bukid, nagsimula po siya sa, ayon po sa napakinggan ko sa inyong kwento, sa medyo nabobore na po kasi wala po tayo masyadong ginagawa from nakasanayan natin na everyday meron. So, dito po sa ating farm, ano po ba yung mga tinatanim natin dito? Mainly, ito po ba ay pang-consumption po natin or ito po ba ay binibenta rin po ba natin sa mga kapitbahay? Nung una, ang plano ko talaga is malakihan, maramihan for pambenta. Plus, syempre, consumption ng pamilya, magkakapatid, kasi nga sa mahal ng bilihin. So, nangyari, nung nagtanim kami, hindi naman talaga agad nakapagtanim ng maramihan kasi limited yung mga binhi. Hingi-hingi lang sa mga chewin, bilis sa mall, mga kasi baga testing pa lang eh, trial. So, nangyari, yung mga tanim namin, pambigay sa mga kapatid, sa pamilya, gamit sa bahay. So, ngayon nung mga ilang months ngayon, nakakapagbenta na. Tsaka dagdag ko pala, kasi kaya ko pala yung meron kasing masasabi na ano yun, baga yung babalik at babalikan mo yung pinanggalingan mo. Ba't ko nasabi? Kasi magsasaka kami talaga dati. Ang tatay, ang mga magulang ko is magsasaka. Pinanganak ako sa bukid na. So for almost 20 years, 1988, ako nag-stop na magbukid. 20 years old na ako noon na pagka-graduate ko ng college. Kasi nga, nag-work na ako. Tapos yun, kwento ko na rin, yung lot na pinagtataniman namin ngayon, yun ay noong, yung kasing lupa na sinasaka ng magulang ko ay hindi sa kanila. Mag-tenant. So kung nakilala nyo, kung natatandaan nyo po, nakikita nyo yung Memorial Das Marinas, yung cemetery, yun po yun. So nabigil lang ng parte yung mga tenant. So isa po yung tatay ko sa nabigyan. So yung pong tinataniman namin ngayon ay yun, pati niya. Ito yun po so, sa... binalikan lang. Ito po yung isa sa mga kumbaga na I'm guessing natutuwa din po ang buong family because parang ito pala talaga ay part ng kung sino po kayo before pa na professional work. Nagbalik-balik tayo sa ating love sa agriculture. Ngayon, naging eye-opener po yung ating nararanasan, bagaman hindi po natin kagustuhan na merong mga nasa hospitals and all those
So yung din po sa ating pagsistart until now, ano po ba yung mga pagbabagong naobserbahan ninyo sa family po ninyo, sa inyo po mismo, from the time na nabanggit nyo nga po, pinatayuan nyo ng bakod until now na nagsistart na rin po kayo magbenta kahit pa unti-unti? Hindi ko pala nabanggit sa iyo yung mga tanim ko kung ano, no? Sige po, isama niyo na lang din po, Tatay Bert. So yun, nag-start kami na mga tanim namin gulay talaga. So sitaw, okra, pechay, talamismis. So yun, ang tinatanim po namin doon ngayon, kung makikita nyo po yung Facebook ko sa Bert de la Cuesta Hoson, ang magandang bunga po ngayon ng mga tanim namin ay upo at saka kamatis. So may tanim kami mga sili, yung bell pepper, siling pula yung maanghang, nagtanim na rin kami ng sitaw, okra, ayan. So yun po yung mga tanim namin ngayon, present. Mm. So given po syempre dahil gulay itong pinag-uusapan natin, na sagot na din itong mga inaani po from your farm yung nutrition na nakukuha ng inyong pamilya. Tama po ba? Tama po, opo. Napapakain tuloy sila ng gulay talaga ngayon. Yun, wala po bang mga picky eaters sa mga bata? Wala po. Ayun. Sa panahon talaga ngayon, ewan ko na ang mga bata hirap pakainin ng gulay. Mm-mm. Ikaw ba? Ay, syempre mahilig po sa gulay. Napalaking ang ano eh paborito ang palaya. Yon. Yun, may ampalaya din kami, padalang kita. Ayun, napakagandang balita po. Maraming salamat. Yun, so Tatay Bert, dito po sa ating speaking of kabataan, siguro mga mensahe po or mensahe po ninyong nais ibahagi sa ating mga listeners, lalong-lalo na po sa mga kabataan po natin ngayon. Yun, sa mga kabataan, maganda yan. Sabihin ko muna nung kabataan ko kasi happy-go-lucky ako eh. Hindi ko naisip to, although laking bukid, laking magsasaka, pero ano lang, baliwala lang. Tanim lang, yun lang. Hindi nag-iisip. Di tulad ngayon nung naisip. So sa mga kabataan ngayon, sana maisip nyo na napakagandang libangan at hanap buhay na rin ang pagsasaka o ang pagtatanim. Talagang isipin mo, pag nakita mo, mahirap kasi mainit, pero may oras naman eh. Time management lang. Set mo lang yung oras mo sa pagtatanim, pagtrabaho sa buhay. Pagka sobrang init, wag. Pagka kulimlim yun, yung oras na yun, doon ka gumawa sa buhay. Masaya. Kasi nandun yung bonding ng pamilya. At the same time, marami kang matutunan sa buhay. So, sa mga kabataan, magtanim lang po para sa kinabukasan. Doon sa gustong mag-try, sipin mo lang na kaya ko to o kaya mo to. Yun. At yun po sa pag siguro po sa positive thinking natin, nais nating lahat karamihan na mawala na po yung pandemya natin. Pero even after that po, itutuloy pa rin po ninyo yung inyong gawain sa farm na nabisita nyo po ulit because of the pandemic. Opo. Sana nga mawala na rin itong mangyayari na ito, pandemic na ito. Opo, tutuloy ko po yun, tutuloy po namin kasi naumpisa na uli namin, tsaka passion talaga namin magkapatid yun, magtanim. Kano na nakikita namin na ang ganda ng resulta ng aming mga tinanim. So kahit na sino naman, matutuwa pag gano'n ng nakikita ng resulta ng mga gulay at mga pananim. Natutuwa nga ako sa mga nagdadaang mga bata doon eh. Napapawaw sila, wow! Ang ganda naman ng gulay nila, ang ganda naman ng bunga ng gulay nila, ganun. Sana yung mga napapawaw na yun, natutuwa akong na-impress sila, pero sana mas nakakatuwa kung gagawin din sana nila. Ayan, sa mga kabataang nakikinig, talaga namang mapapawaw din sa agrikultura at nasa, kumbaga, ano natin pala, Tatay Bert? Bago ko makalimutan itong katanungan na to, sa mga method natin in farming, paano natin naiingatan yung mga pananim natin against yung mga pests? Paano ba na yung maintenance natin dun sa ating farm?
Opo. Una, yung mga natutunan ko na nilalagay ko doon is from YouTube din minsan at saka yung base sa karanasan. Pagdating sa fertilizer, organic at inorganic na nagagamit ko pareho. Kasi hindi naman po pwedeng laging organic lang kasi dito sa lugar namin, no, natin, hindi laging available yung mga organic materials. At the same time, sobrang mamahal na rin. So, nahahalo. Pagka hindi kasi laging available yung organic, so gumagamit ako ng inorganic. Nabili, yun ang mga commercial. Tapos sa mga pest, aminado po ako na minsan gumagamit po ako ng mga pesticide. Pero yun po ay pag ano pa lang sila, growing period. Pagka po meron na silang bunga, hindi na po ako gumagamit ng pesticide. So pinapanood ko po sa YouTube yung mga pagtitimpla ng mga... May ginagamit kami kasing pang-spray na... Ah, opo. Parang may kakashare lang din ako niyan. Tinitimpla na, pinaghahalo-halo namin yung mga gulay. Yes. Alaman. Yung merong FPJ, yung mga fermented. Yung basta yung mga pinaghahalo-halo yun para mamulaklak lalo siya, tsaka bunga. Mm-mm. May pinaghahalo-halo mong gulay, mga halaman, mga damo. Yan. Para yung mga damo, mga dahon for fertilizer naman. So yung mga bunga, mga prutas, yun naman pang-spray naman para lalong gumanda yung halaman sa bulaklak at saka sa pamumunga. So yung pesticide sa growing period, kasi hindi natin maiwasan na ang dami talagang tulisap tsaka peste yung time na lumalaki yung mga halaman hanggang sa namumulaklak na siya. So pagdating doon sa may bunga na, iwas pesticide na po tayo doon. Ayun. So isang matindihang pananaliksik at pag-alam kung ano ba yung mga karapat-dapat or mga makabubuti sa ating mga pananim. Fermented fruit juice, FPJ kung tawagin. Ayun, basta yun. Pina-ferment na mga ano. Opo. Ayan, at saan po ba namin matutunghayan ng inyong documentation ng inyong agriculture journey? Oh, salamat po. Meron po akong YouTube channel na pinangalanan ko pong Josonicos Mini Farm. Kasi po ay yung farm na yun ay sa aming magkakapatid. Sa pag-aari ng tatay ko, so hinati-hati sa aming magkakapatid. So, pinakialaman ko po. So sa YouTube channel ko po, Josonicos Mini Farm. At saka po yung mga posts ko po sa Facebook, Bert de la Cuesta Joson, B-H-E-R-T, Bert de la Cuesta Joson po. Yun po, makikita nyo po doon yung mga ginagawa ko sa bukid. Mga typical na ginagawa ng isang magsasara. Ayan. At nagbalik nga po sa kanyang roots. Walang iba kundi sa Josonicos Mini Farm na si Ginoong Bert de la Cuesta Joson. Hanapin niyo po siya sa Facebook at saka sa YouTube. Ito nga po ang naging talakayan or kwentuhan patungkol sa Loving Your Family Garden. Dito lamang po sa Maunlad na Pilipino. Maraming salamat po Tatay Bert sa inyong kaalaman at time. Mabuhay po kayo. Salamat at wala po nga naman. Mabuhay po ang Maunlad na Pilipino. Isang munting kunla kung saan ang lahat ay nag-umpisa. Pagsusumikap ng mga magsasaka ay tiyak at tunay na magbubunga. Mangingis ng nasa bangka, paglusob sa alon ay di alintana. Hanggang ang kaginhawaan ay malambat at makaangat ng lamang dagat na sapat. Agrikultura sa gitna ng pandemya, umaahon at patuloy na bumabangon upang maghain ng
ang sapat na pagkain. Tuwa sa tuloy-tuloy na pag-angat natin. May pandemya man o wala, magsasaka at mangingisda, maaasahan ng buong bansa. Sa sikat ng araw o bugso ng ulan, tirik ang init o bumabaha man. Ngunit pawis at lakas, kailan may di kakalas, matiyak lang na may liwanag ang bukas. Sa gitna ng pandemya, umaahon at patuloy na bumabangon upang maghain ng sapat na pagkain. Tungo sa tuloy-tuloy na pag-angat natin. May pandemya man o wala, magsasaka na Pilipino sa 702 TZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Narito na naman ang isang edisyon hatid sa atin ni Imari ng Farmtastic Pinoys. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Ako si Imari, nagbabalik para sa ating segment na Farmtastic Pinoys. Sa bahaging ito ng ating programa, kikilalanin natin ang isang kabataang Pinoy na nagpabilib sa atin dahil sa kanyang successful ventures sa sektor ng agrikultura. Kilalanin natin si Jesserlyn Pasio Sabio. Tubong
ang adanan Isabela si Jesserlyn Pasio Sabio. Nagmula siya sa pamilya ng mga magsasaka. Nariyan ang maglaro sila sa bukid, umakyat sa mga puno ng bayabas at humuli ng mga isda. Kaya naman tumatak sa kanyang murang kaisipan ang saya sa pag-aagrikultura. Ang mga karanasang ito rin ang nagtulak kay Jesserlyn upang kumuha at magtapos ng kursong Agribusiness Management sa University of the Philippines, Los Baños. Pagka-graduate niya ng kolehiyo, ay agad sumabak si Jesserlyn sa dragon fruit production sa kanilang farm. Ngunit dahil na rin sa kagustuhan ng kanyang amang mangalap muna siya ng dagdag karanasan, pansamantalang iniwan ni Jesserlyn ang buhay sa bukid. Nagtrabaho siya bilang management trainee, supply chain head assistant, at corporate secretary sa Maynila. Ngunit matapos ang 2 taon, hindi na nagpapigil pa si Jesserlyn. Bumalik siya sa Isabela upang itatag ang JEPS Northland Farm nitong 2016. Ang pangalan ng kanyang farm na JEPS ay halaw sa pinagsamang pangalan ng kanyang mga magulang, Jesus Enelia Pasio Sabio. Hindi naging madali ang pagpapatakbo ng negosyo para kay Jesserlyn. Nariyan ang makailang beses na pagkabigo, pagtanggi at kawalan ng tiwala ng ibang tao sa kanyang agribusiness. Nagkukulang din si Jesserlyn sa tulog dahil mayroon din siyang isinasabay na part-time job. Bagaman nawalan ng pag-asa, ay nagpursiging lalo si Jesserlyn upang magtagumpay. Sa tulong ng Young Farmers Challenge Fund, Kabataang Agribiz Competitive Grant Assistance Program ng Department of Agriculture o DA, naging matagumpay ang kanyang agribusiness. Nabigyan din ng pagkakataon ang kanyang farm na palakasin pa ang diwa ng bayanihan sa kanilang komunidad at makapag-ambag sa pagpapalakas ng agrikultura sa Cagayan Valley Region. Kinilala naman ng DA Regional Field Office 2 si Jesserlyn bilang isa sa 3 nominees nito sa katatapos lamang na 2021 Young Farmers Challenge Kabataang Agribiz. Ginanap ang nasabing patimpalak sa pangunguna ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Service. Layunin itong makapaghatid ng competitive financial assistance sa mga kabataang nais sumabak sa agri-fishery-based enterprises. Sa kasalukuyan, naghahatid ng dagdag hanap buhay ang JEPS Northland Farm para sa mga magsasaka sa kanilang komunidad. Bukod sa contract growing at processing ng upgraded native chickens, nag-venture na rin si Jesserlyn sa paggagawa at pagbebenta ng sariling animal feeds. Buwan-buwan, kumikita siya ng 25,000 pesos mula sa kanyang native chickens at 35,000 pesos naman mula sa kanyang feeds production. Inaasahang titriple pa ito ngayong 2022 dahil magsisimula nang mag-operate sa full capacity ang kanyang farm. Hangad niyang lumawak ang market ng kanyang mga produkto sa kalakhang Maynila at sa mga karating probinsya. Yan si Jesserlyn Pasio Sabio, Region 2 nominee para sa 2021 Young Farmers Challenge at Certified Farmtastic Pinoy. At bagong kaalaman ang ating nakuha ngayong umaga para sa edisyong ito ng Farmtastic Pinoys. Abangan yan sa susunod na Sabado kasama muli si Imari. Sa pagpapatuloy, sino po ba sa ating mga listeners ang nakadalawa ng birthday magmula po na mag-umpisa ang ating nararanasang pandemya? Taas nga po ang kamay. Ayan ha, kung nakikita ko po kayo siguro ay halos lahat po ano ay nakaranas na po ng ikalawang pag-ikot sa araw. Ano ba ang tama? Ayun, at sa panahon pong ito ay hindi po tayo nawaglit na makapag-hatid po sa ating mga listeners ng mga impormasyong agri
mga katuwang po natin, ang ating mga resource persons, ang ating mga partner agencies, at naliwanagan po tayo, hindi man po sa lahat, dahil napakarami pong opisina sa ilalim ng Department of Agriculture, pero mayroon po tayong idea kung ano po yung mga ginagawa natin even before the pandemic, during the pandemic, and habang current po na serbisyo sa atin pagdating po sa sektor ng agrikultura o ng pagsasaka at ng pangisda at lahat po ng mga involved po ng ating mga stakeholders. And patuloy po ang MNP since nasa start pa naman po tayo ng ating ng buwan, ikalawang episode pa lang po natin for January, na patuloy po kami naglilinang ng nilalaman ng ating programa sa loob po ng isang oras ay hatid po namin sa inyo at ninanais na maihatid ang mga kakaibang presentasyon para na maiparating pa po namin sa inyo ng mas epektibo ang mga konsepto na meron sa agriculture at madagdagan po inyong kalaman. At hanggang sa huli po ay siguro mahikayat po tayo na pasukin din ang negosyo na maari nating pagkakitaan at pag-unlaran. Kaya nga po, di ba, maunlad na Pilipino ang ating programa. And of course, so marami po tayong mga aabangan pa for this year, most especially now that we have a strong partnership po with our partner agencies na handa pong maghatid din kasama natin dito sa ating programa ng mga resource persons po na ating makukuhaan ng mga inspirasyon po ng mga kwento nila. And of course, mga kaalaman mula sa technical side ng agriculture na atin pong nililaymanize para syempre sa ating mga publiko na hinihikayat at gusto din nating maging kasama sa pagpapalago ng ating sektor ng agrikultura. At kabilang nga po sa mga partner agencies natin, no po, na ating mga nakasama sa mga nagdaang taon. Unang-una na po dyan ang DA Agricultural Training Institute para po sa kanilang Agri On Air. So kung napapansin niyo po, no, madalas po natin silang katuwang. At nagpapasalamat po kami kay Sir JB Masilang at sa lahat po ng mga bumubuo ng ating mga kasamahan po natin dyan sa ATI, katuwang po natin sa Agri On Air. And of course, recurring po for one episode under ng Coconut Week, ang ating katuwang mula sa Philippine Coconut Authority. Nagpapasalamat po tayo sa ating coordinator, si Miss Faith Gapi Machok. At of course, for BP2 and Climate Change Consciousness Week, na kasama din po natin si Binibini or si Ma'am Joy Calvar Adarayan. Ayan po, at I guess magbabalik pa po dahil meron pa kami mga na pending na topics. And hopefully po ang mga involved ay umukay na po ang kalagayan than the last time. And of course, we also have ang DAPRDP or Philippine Rural Development Project. Sama po natin dyan sina Icon Mel Kayabyab and Ana Victoria Margalio na nagbibigay po sa atin ng makukulay na poster kapag po tayo nag-popromote sa ating Facebook page. At ganyan nga po ang ating mga kasamahan mula sa hybrid rice program. Yan po, si Michelle Bonus na siya din pong nagsusupply sa atin ng kanilang mga relevant images or graphics para masuportahan po yung ating audio counterparts dito sa ating episodes. Now, nagbe-feature po ng mga hatid na programa ng ating hybrid rice programa. Ayan nga po, no? So napaka dami na po nating partners kasama po natin sa ating program. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Magkatuwang po ang Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division or DAAFID at ang DA Strategic Communications po, no? Group para po sa mga agri-information na pwedeng-pwede nyo pong balikan sa official website ng DA. Yan po ang www.da.gov.ph. Gayun din po sa official Facebook page, kagaya po ng binahagi na rin kanina ni Imari sa ating agri-history. Yan po ang facebook.com/DA Central Philippines.
Meron din po ang aming outreach chief. Hanapin niyo lamang po facebook.com/secretarywilliamdor. And of course, nagbabalik po muli for another new set of episodes for this year, ang DAIATF Virtual Presser tuwing Tuesday and Thursday pa rin po, 2:30 to 3 p.m. And for real-time updates, kindly check po, meron ding one and only official Twitter account, si AgriChief. Hanapin lamang po ang at Manong Willy. And of course, meron din po tayong YouTube. Wow, YouTube. YouTube channel, yan po ang ating DA Ani at Kita channel. And of course, para po sa mga nakaraang episode, at maging ito pong episode na to yung ma-up din po doon, courtesy of DZAS ni na Kuya Kael po na nag-iintindi sa aming playlist na matatagpuan po sa kanilang Facebook page. Hanapin niya lamang po yung dedicated na playlist for Maunlad na Pilipino para ma-marathon niyo po or kung meron kayong nais na topic ulit na mabalikan. And of course, for topic requests or suggestions, welcome na welcome po sa amin yan. Kaya pwede niyo po kaming padalhan ng private message sa Maunlad na Pilipino Facebook page. Hanapin niyo lamang at ilike na rin, syempre, ang facebook.com/maunladnapilipino. And of course, nagpapasalamat po kami sa aming BZAS family na katuwang namin in this week's episode. At para sa pagkaing kaisipan, mula sa aklat ng mga awit, Kabanata 119, Talata 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At magbabalik po ulit ang MNP next Saturday. Abangan niyo po mga technologies ng related po sa ating sektor ng agrikultura, mga success stories. Samahan niyo po kaming muli sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At sa ngalan po ng lahat mga kasamahan sa Department of Agriculture, ako po si Ella Arsaga, sama po ni Ka John Enriquez, inyo pong napakinggan ng edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortiga Center, Pasig City, kasapi po sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At muli po, kami ay nagpapasalamat sa inyong pagsama sa aming umaga, katuwang po ang ating mga empowered na and prosperous nating mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Kami po ay buong pusong may kagalakan na magkaroon ng oportunidad na kayo'y muling aming mapaglingkuran. And of course, marami po tayong mga nababalitaan about the cases, ano po, ng ating mga kababayan and even ourselves po, no, parang may collective na nilalagnat daw po, pero hindi po natin iniimbitahan ng mga karamdaman na sakit sa ating mga tahanan. Kaya nag-iwan po kami ng mensahe na tayo po ay mag-iingat at pagdarasal na rin po sa bawat isa para sa kaligtasan. At alay po namin ang lapag ng programang ito sa inyo, Panginoon. Hanggang sa muli po, enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. 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 Sambayanan.